Ang cooking tutorial natin ngayon ay kung paano magluto ng garlic butter shrimp with coke flavor. Inaluan po natin ito ng Coca-Cola. Sa iba pong nagluluto nito ay gumagamit sila ng Sprite. Pero sa akin, ang ginamit ko po dito ay ang Coca-Cola para magbigay ng konting tamis sa ating sauce at para dagdag sarap din po. Kaya po, panoorin niyo po yung aking preparation kung paano ko pa siya niluto para mabigyan ko kayo ng konting idea kung gusto niyong lutuin po ito sa inyong tahanan at sigurado naman po akong magugustuhan nito ng inyong anak at ng inyong buong pamilya. Kaya bago tayo magsimula ng aking pagluluto, intro muna po tayo. Ito po, start na po tayo. Bali, nahanda ko po dito yung aking mga ingredients sa ating lulutuing garlic butter shrimp with the flavor of Coca-Cola. Bali, nag-slice po tayo dito ng bawang, mga 4 or 5 bawang po ng piraso para sa ating ingredient. Kasi pagkakunti po ang ating bawang na nilagay, medyo hindi po lalasa yung garlic flavor niya. Bali, pinitpit na rin po natin siya yung bawang para lumabas yung katas ng bawang. Tapos may iba po ang ingredient dito, yung butter, nakready na po yung butter natin, yung tomato paste. Tapos yung nasa baso po, yan po yung Coca-Cola. Bumili po kasi ako nung nasa boteng Coca-Cola. Tapos mga 1/2 kilo pa shrimp. Kalahating kilong ipon po yung aking ihahalo. Tapos maglalagay din po tayo dyan ng kaunting magic syrup tsaka ng lemon juice. Pagkatapos may slice ang ating garlic, ating lilinisin naman ngayon ay ang shrimp. Kasi may iba pong nagluluto nitong hipon na hindi na po siya nila nililinisan. Bali, inuugasan na lang po nila tapos ready to cook na po siya. Pero ito pong sa akin ay tinatanggal ko yung buntot niya kasi wala naman po siyang laman. Tsaka yung dulo na pinakaulo niya kasi po matulis po yung kanyang sa ulo. Tsaka po yung sa kanyang bituka, mayroon din pong bituka itong maliit po doon sa pinakabatok ng hipon. Kaya ang ating gawin lang po ay hiwain sa pinakabatok. Ayan po yung kanyang bituka, maliit lang po siya. Kasi may laman po yung buhangin. At saka medyo mapait-pait din po yan. Pag inyong natikman, kahit luto na po siya. At maganda na rin po yung inihiwa natin po yung kanyang katawan kasi mas papasok po yung lasa ng ating mga ingredient dun sa mismong hipon. Kasi minsan po hindi po siya pumapasok ang lasa dun sa pinakang hipon kasi nga po buo yung hipon. Kaya once na natanggal natin yung bituka at nahiwa na yung kanyang katawan, mas masarap po siyang kainin lalo dahil pumasok nga po yung pinakalasa niya dun sa pinakahipon na talaga. Pero mayroon din naman po nagluluto nito na hindi na po nila nililinisan or binibiyak pa yung katawan ng hipon kasi nga po dagdag abala pa siya. Lalo na po pag marami yung ating lulutuin, ay siguradong magkukonsume kayo ng mahaba-habang oras sa paglilinis pa lang ng hipon na to. Kaya depende na rin po sa nagluluto kung masipag-sipag magtanggal, ay tanggalin na lang po. Ang isa rin po palang ipapaliwanag ko sa inyo ay kung bakit tinatanggal ko yung pinakadulo ng ulo niya kasi matilos po yung pinakadulo. Kaya kung di po kayo maingat sa pagkain po nito, pwede po kayong matusok ang inyong labi.
May iba nga pong nagluluto nito na tinatanggal na po talaga yung pinakaulo niya. Yung mismong katawan lang po talaga yung niluluto nila. Dahil lutong bahay lang naman po tayo, at saka sayang po yung ating hipon, kailangan isama natin yung kanyang ulo na rin po para pandagdag lasa na rin po yun sa ating lulutuin. At kapag nalinis na po natin yung ating hipon at na okay na po, ating lalagay na po ang butter. Sa pagtunaw po ng butter, dapat mabilisan po ito. Huwag niyong antayin tumagal yung pagka-melt ng butter sa kawali. Kasi once na tumatagal po yan, naiitim po yung kanyang butter. Kaya huwag niyo pong hintayin matunaw sa kawali. Dapat bilis-bilisan nyo pong tunawin agad ang butter para hindi po siya masunog. Kasi pag nasunog po yan, magiging mapait ang inyong mantika. Kasi ang butter po parang mantika na rin po yan. Tapos, ilagay po natin ang bawang. Ang ating hiniwang bawang. Ayan po, okay na, ilagay na po natin yung bawang. Kailangan din po siya masyadong sunog yung kanyang bawang. Parang medium lang po yung pagkaka-prito niya. Para lumabas lang po yung kanyang aroma ng bawang. Kapag okay na po yung bawang natin at medyo luto na po, ating susunod naman po ay ang tomato paste. Ang tomato paste ay parang tomato sauce din po siya. Ang pagkakaiba nga lang po niya, ang tomato paste masyadong creamy compared nyo sa tomato sauce. Iba rin pong nagluluto nito, ang kanilang ginagamit na sauce ay ang ketchup. Yung blender ng kamatis. Once na na-blender po yung kamatis, parang sauce na rin po siya eh. Pag hinalo nyo po, saka fresh pa po siya. Nasa nagluluto na po yan kung gusto nyong ihalo ay yung naiisip nyo sa inyong pagluluto. Hintayin lang po nating maghalo yung kanyang bawang at saka yung tomato paste. At pagkatapos po nyan, pwede natin pong ihalo ang hipon. Okay na po yung ating sauce. Yan po, ilalagay na po natin ang ating hipon na ang main ingredient ng ating garlic butter shrimps with Coca-Cola. Halo-haloin lang po yung ating hipon tsaka yung sauce para mag-mix po yung ating mga ingredient sa ating hipon. Pag medyo mapula-pula na po yung ating hipon, tsaka po natin lalagyan ng Coca-Cola. Kasi po ang Coke ay parang sabaw na rin po ng ating hipon. Kaya pag nilagay po natin ng Coke yan,
siya po yung ating magiging sabaw para hindi po dry yung ating sauce. Ito po, ilagay na po natin yung pinakasabaw niya, ang Coca-Cola. Kasi po, sa halip na tubig yung inyong ilalagay dyan, ang nilagay ko po dyan ay ang Coke. Siya po yung magbibigay tamis ng ating shrimp. Pagkatapos po, halu-haluin nyo lang po yung ating iluluto. Tapos takpan po natin, tapos maghintay lang po ng kaunting minuto. Pag okay na po, lalagyan na po natin ng kaunting flavor pa yan. Siyempre, wala pa po yung asin. Lalagyan din po natin ng asin yan. Tapos yung kaunting magic sarap. Tapos may lemon juice pa po para po maglaban yung kanyang tamis at asim ng ating garlic butter shrimp with the Coca-Cola flavor. Ito po, ilalagay na po natin yung ating asin. Kasi po, medyo matabang po yung ating timpla kasi naglagay po tayo ng sauce tsaka ng Coca-Cola. Kaya hindi po ganun kaalat. Depende na po sa inyo kung gano'ng karami kayo magtimpla ng asin. Kung katamtaman ba o sobra o matabang. Nasa nagluluto na po yan. Kung ang panlasa ng inyong pamilya po ay medyo maalat-alat, ay dagdagan nyo po ng asin. Ito po, magdadagdag din tayo ng additional flavor, ang magic syrup. Kasi po yung magic syrup po yan, combination po yan ng mga spices din po yan. Andiyan na po lahat ng klase ng spices, ang magic syrup. Kaya naglagay din po tayo ng konting magic syrup ang padagdag ng lasa sa ating garlic butter with shrimp with Coke flavor. Next naman po, maglalagay na po tayo ng lemon juice. Kasi po ang lemon juice ay pandagdag ng asim. Kasi po medyo matamis po yung ating Coca-Cola para po maglaban yung tamis at asim ng ating sauce. Ito po, okay na po yung ating nilutong garlic butter shrimp with Coca-Cola flavor. Sana po, matry nyo rin po ang ganitong luto sa inyong tahanan, ang garlic butter shrimp with Coca-Cola flavor. Napakadali lang po siyang lutuin. Nakita nyo na po na hindi ganun kahirap lutuin kasi kakaunti lang po yung kanyang ingredient. Hanggang dito na lang po ang aking cooking tutorial. Sana po abangan nyo po yung aking next upload na gagawin pang cooking tutorial. Stars TV Pilipinas, signing off.